Hello, Ray, guys! Good afternoon sa inyong lahat. Andito kaming tatlo sa gubat, guys. Ako, si Annika and Nico. And si Nico is andoon. Nire-ready niya yung kanyang fishing rod. Kasi mag-fishing daw siya. Kasi merong pond dito, guys. Tapos, si Annika is andito. Ayun, kumakain. What are you eating, Annika? Mustika. What is mustika in English? Mikaon mustika in Glanixi. What is it in English? Blueberries. Kumakain siya ng blueberries, guys. Ayan o. Hindi kami nagdala ng berry picker talaga kasi hindi pa kami magpipick ng maramihan na blueberries, guys. Kasi yung iba is, hindi pa siya ready. So, maghahanap kami ng area dito sa amin na ready na yung mga blueberries. Ready naman na siya, pero hindi lahat sa isang sanga ba. Sobrang sarap nito, guys. Ayan. Maliliit lang ang finish na blueberries and sobrang sarap. Napakasarap nito sa smoothie, sa cakes, sa tawag nito, soup. Sarap ito, guys. Naani ka naman. I'm not worried kasi alam niya yan ano ang edible tsaka hindi edible, guys. Kasi natuto yan siya dahil sa pagpunta-punta namin ng gubat palagi. And si Nico is nagre-ready pa talaga siya. Ay, nakaupo na doon sa ground. Ah, you're also watching YouTube to learn how to make a knot? So, nare-ready niya yung fishing rod niya, guys. Gagawa pa daw siya ng knot. Walang kaarte-arte. Nakaupo lang yan dyan. Walang pakialam. So, dito kami sa may pond, guys. Mag-fishing. Lang spend time lang sa sa outdoor, sa labas, and pupunta ako doon sa baba kasi maghahanap ko kung meron doong mga berries. Actually, guys, napuntahan na namin to before and meron ako mga nakita dito na mga laka or yung mga cloud berries. Malapit nito sa bahay namin, hindi ito sa may hunting club, guys, pero somewhere malapit sa bahay namin. And maghahanap din ako dito ng mga mushrooms, lalo na yung chanterelles. But, ang sadya ko talaga is, babalikan ko yung mga laka o yung mga hila, cloudberries dito. Kasi meron akong mga nakita dito, guys. Last time nagpunta kami dito is, hindi pa sila ready. Baka this time ready na sila. Nakabotas kami, guys, ni Nico. Kasi dito din siya mag-fishing. Sobrang daming dito, guys. Berries, mga blueberries. And try ko kung meron pang laka. So dito, guys, meron ditong pond. Hindi siya lake, pond lang siya, guys. Maglalakad ako dito. Ito swamp na ito dito na area. Ayun oh, may tubig na, guys, yung inaapakan ko, pero may makapal na moss. Ito, guys, so dito meron dito mga cloudberries, pero parang nawala naman sila, guys. Mabilis lang din kasi ang season nito. Ito, kinina lang ang nahibil niya. Ito na lang ang tumoy. Pero pwede pa rin to. Ganito yung dahon ng cloudberries, guys. Kasi hindi mo yan siya pwedeng itanim. Kasi, yan siya? Organic. Yung tumutubo na lang siya, guys, sa lugar kung saan may swamp. Ito dito. Basta pag tumagal na kasi, guys, malaya na siya. Pero dito meron ako nakita. Ayan o, so kunin natin to. Ang daginot na lang ito, Anik, eh. Malayo kasi tayo sa Ranwa, guys. Malayo tayo sa Lapland. Kaya iba ang sizes na ma-pick natin. Pero magpapakasakali lang naman. Kasi kung hindi, mag-pick na lang din ako ng blueberries. Kaya gaya ng ginagawa ni Annika. At least kahit pa paano, meron akong makuha. Tingnan nyo to, guys. Oh. Ang ganda. Yan, oh. Kasi pag ready na siya, ganito talaga yung color niya. Tingnan nyo yung nilalakaran ko dito, guys. Moss yan, guys. Pero, ayan o. May tubig yan sa ilalim. Marami. Gilid na ito, guys. Sa ilalim nito is
ano na, part na rin siya ng pond. Pero since nature decides na lagyan ng moss dito, kaya ganyan, may mga moss dito guys, marami. And sobrang kapal. Kaya pwede na siyang malakaran. But pag nagpunta kayo sa mga ganitong lugar guys, you need to be careful. Kasi kailangan meron kayong kasama, you never know na baka maano kayo, mahulog kayo. Wala namang kumunoy dito, pero minsan kasi masyadong malambot pa yung moss. Hindi mo siya pwedeng malakaran pa. Ang huslo ka diha day. Ugwa kay kauban, walang tutulong sa ibala ka. Kaya hindi ako pwede pumunta dito na mag-isa lang, kaya kaming tatlo talaga ang nagpunta. Baka sakali lang naman na meron pang mga laka guys dito sa area na to. Yan oh. Tingnan nyo dito guys yung pond. Yan na lang yung natira sa area ng pond. Kasi sinakop na siya ng moss. Pero iikutin ko tong lugar na to dito guys. Dito. Papunta doon sa likod. Hanggang sa makabalik ako doon sa side na yun. Nahanap tayo ng cloudberries. Merong leaking salt guys na nakapatong sa taas ng ano yan? Sanga? Or yung pine tree dito guys. Pinutol. Tapos nilagyan ng leaking salt. Nilagay yan siya dyan guys. For the purpose na may makunan ng sodium. Or may source ng sodium yung mga forest animals dito. Example yung mga moose, mga deer. Kaya nakataas yan ng ganyan guys. Kasi malalaki yun sila ng mga animals. Kaya naka dyan, oh, nakapatong yun siya ng ganyan para kung nasa ground, hindi siya agad malulusaw agad guys. And makikita nila kapag naglakad-lakad sila dito sa loob ng gubat. Itong gubat na to dito guys, puro ito mga pines. Pero hindi sila ganun kalalaki guys kasi swamp ang area na to. Kaya hindi sila tumataas. Hindi sila ganun ka tataas na puno guys compare sa mga other trees sa other side ng forest. Kahit sa gitna ng gubat, may naglalagay ng bird's house. Ganyan ang mga fins guys, naglalagay sila ng mga bird's house kasi ayaw nila na yung ibang mga forest animals is walang mapuntahan, lalo na pagdating ng spring, pagdating ng winter. At least meron silang shed. Di naman ako nag-iisa guys kasi marami ditong lamok, langaw at iba pa. Pero si Nico is andun sa kabilang side ng pond guys, nag-fishing. Alam nyo dito sa swamp na to guys, meron pa akong isang berry na nakita. Pero hindi pa siya ready as of the moment. Yun yung carpalo or yung cranberry. Meron din pala sa area na to kaya pagdating ng autumn, pwede tayo mag-pick dito ng cranberries. Ito ang cranberry guys, oh. Green pa siya ngayon kasi hindi pa siya ready. Pero kapag ready na ito guys, magiging color red ito. And kapag malamig na ang weather, nagiging matamis yan siya. Dito sa area na to guys, aside sa cranberries, laka or yung cloudberries, meron pang isang berry dito guys. Nakalimutan ko anong tawag niya, but this one, yan oh, this is also edible, and this is also very healthy guys, napaka superfood din ito, marami din dito sa area na to, kaya ipipick ko rin sila, napakadali nilang ipick guys, kasi malambot, and madali siyang matanggal sa mga sanga-sanga niya, kasi ito yung dahon ng mga cloudberries oh.